and welcome to my YouTube channel. So, shout out sa lahat ng mga subscribers ko. Maraming salamat sa patuloy na panunood nyo ng aking video. And also, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, daddy, papa, at lahat ng mga ama. Saan kayo? Nasa Luzon, Visayas, Mindanao, o sa amang dako ng mundo, happy Father's Day sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga tatay na mga frontliners. Happy Father's Day sa inyo at kayo ang bagong bayani ng ating mundo. So, kung ikaw ay bago sa YouTube channel ko, tatay, daddy, papa, o kung ano man, ama, mag-subscribe ka na sa YouTube channel ko para ikaw ay swertihin. O, bakit ba siswertihin? Kasi ganito yon. Ano ba ang lucky? Di ba ang lucky, swerte? So, ako si lucky girl. O, nga nga. Hindi natatawa. Joke. So, ang lulutuin natin ngayon, guys, ay special. Kasi, Father's Day ngayon, naisipan kong magluto ng steak. So, ito yung ating mga ingredients, guys, ng ating steak. Ito ang ating sirloin steak from New Zealand. So, this is all natural grass-fed na beef from New Zealand. And binili natin to sa SNR. So, ito siya, guys, yung ating beef. And yung ating garlic. So, yung ating bawang, hindi natin siya chinap o inano. Parang pinitpit lang natin siya ng isang beses. Paminta, asin, olive oil, rosemary, and butter. So, napakadali lang nito lutuin, guys, at napakabilis. So, kaya ito yung recipe na hinanda ko ngayon dahil tayo ay nasa GCQ pa. So, kung hindi tayo pwedeng kumain sa labas, ito na, guys, ang dapat nyong lutuin. Napakadali lang at napakabilis. So, bago tayo magluto, dahil Father's Day ngayon, mag-aalay ako ng konting sayaw lang para sa mga tatay dyan. So, I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. I was dying. Joke lang. So, guys, dapat palagi tayong tumatawa para tayo ay hindi madaling tumanda. Kasi anumang mga problema o balakid na meron tayo, talagang ganun. Kasi we are living in an imperfect world. So, wala namang perfect sa buhay natin at walang perfect sa mundong ito. So, kailangan go lang ng go at saka masaya lang tayo para magiging healthy tayo at good vibes. Mas maganda kung palaging positive ang ating sa buhay, outlook sa buhay. So, ganun yun, guys. Oo, pasayaw-sayaw lang. Ganyan. O, ganyan. O, yan. O, yan. O, gusto niya. O, yan. O, yan. Bago tayo mag-start magluto, kailangan yung ating beef ay isi-seared kasi natin ito. So, lalagyan muna natin siya ng asin. At ilalagay na mo yung asin dyan. So, yung beef nga pala na to, guys, medyo maninipis yung cut niya kasi wala na siyang bone, wala na siyang buto. Hindi katulad ng ibang mga steak na mga may T-bone at makakapal yung tabas niya. So, ito, maninipis lang siya kasi ang gusto ko kasi sa steak, yung well done. Ayoko yung makakapal. Gusto ko yung maninipis lang para nakakasiguro ako na talagang lutong-luto siya. Kasi ang gusto ko sa steak ay, yun nga, well done. Paulit-ulit. So, ganon. So,
Yan, lalagyan lang natin ng salt and lalagyan natin ng pepper. So, nasa inyo kung gaano kadaming pepper ang gusto nyong ilagay. Ako, mas gusto ko yung maraming pepper, maraming paminta, at saka yung malalaking granules ng ating paminta. So, ayan na siya guys. Ito na siya. Ito na ang kanyang itsura. So, tingnan nyo. Natin yung ating pagluluto. So, napakadali lang lutuin itong steak na to. So, tingnan natin na uminit na yung ating pan. Hintayin natin na uminit siya. And then, maglalagay tayo ng oil. Kahit anong oil, lalagay lang natin dyan. Pwedeng olive oil, pwedeng palm oil, kahit anong oil guys, pwede. So, hintayin muna natin siyang uminit. Ilagay na natin yung ating beef. Ayan siya. Ito na siya. As you can see, my dear, yung aking tongs. Nakalimutan mong i-ablot. Ayan siya. So, yung pagsisear nito guys, eh, pwede rin to kahit anong pan ang gamitin nyo. Pwede rin yung mga teflon. So, ako, ito lang yung ginamit ko. Ito na, as you can see, inaantay lang natin na mamaya mapa-fry na itong ating beef. So, ayan siya guys. Dapat tayo ay masaya dahil ngayon ay Father's Day. Happy Father's Day sa inyong lahat. And also, babatiin din natin yung mga single mother. Kasi yung mga single mother, eh, sila ang nagsiserve na natay. Nanay na tatay pa. So, hi there mga single mom na kayo ang tumatayong tatay ng inyong mga anak. So, dapat din kayong batiin. So, ayan siya. As you can see. Lumalabas na yung kanyang juice, yung kanyang katas. So, hintayin lang natin na ito ay ma-fry ng konti. And habang iniintay natin siyang mag-fry, eh, ilalagay na natin yung ating rosemary. So, ilalagay natin. Meron tayong rosemary na fresh. Galing ito sa aking garden. So, tinanim ko yan. Ilagay natin yan. And also, meron din tayo ditong McCormick na rosemary. Lalagyan din natin siya. Para mag-add ng flavor. Ang bango. Panalo to sa bango guys dahil sa rosemary. So, ayan siya. As you can see, kumukulo-kulo siya. Tinatanggal niya ang mga tubig na sa kanyang katawan. So, yung steak na to guys, eh, sarili ko lang itong recipe na ganito ang paggawa. Sarili ko lang tong invento na ganito ko siya gagawin. So, may kanya-kanya naman tayong style sa pagluluto. This is me. Ito yung sa akin. So, habang inaantay natin na ma-seared ng husto yung ating beef, ilalagay na natin yung ating garlic.
yung ating mga garlic na buo-buo. Hayaan lang natin siya dyan para yung aroma ng garlic eh mapunta sa ating steak. And also, ilalagay na natin yung ating butter. Ayan, igaganyan lang natin yung ating butter. Para lang lumasa. My God! Ang bango! Kita nyo naman. This is very healthy, guys. Kasi as you can see, yung kanyang mantika eh nahuhulog. So, very healthy to. Healthy rin to kaysa kumpara sa ibang luto ng beef. So, ayan siya. Hindi marami yung ingredients na nakalagay. Ang nilagay natin eh salt, pepper, butter, and garlic, and also yung rosemary, yung ating pampabango. So, ayan na siya, guys. So, kung tutuusin, eh, luto na to siya. Kasi sa mga steak, di ba yung iba, mas gusto nila yung medium lang, medium rare. Ang init, guys. Ang init magluto. My God. Kaya kadalasan pag nagluluto ako, hindi ako nag-i-apron. Kasi pag nagdudoble pa ako ng apron, pawis na pawis ako. So, ayan siya. Tingnan mo yung itsura niya, oh. Ang ganda at ang bango-bango. So, done na ito, guys. So, ipi-plating na natin ito. So, guys, ito na yung ating finished product, ang ating steak. So, tikman natin, guys, kung anong lasa nito. Para siyang masarap. Tignan natin na. Ang sarap. Para kang kumain sa mga steakhouse, ah. Ang sarap ng lasa niya, guys. And nakita nyo naman, napakadaling gawin. Ang ginawa ko lang, nilagyan ko ng asin, paminta, butter, garlic, and yung ating rosemary. Kaya ang bango-bango niya. So, guys, kaya na tayo. Ang sarap-sarap. Again, happy Father's Day sa inyong lahat na mga tatay dyan. And also, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell so that you will be updated in my next vlog. Bye! God bless! And don't forget to watch our next Lucky Girls Kusina Challenge! Hulaan nyo, guys, kung sinong kasunod. So, bye!